Magandang buhay! Nagbabalik na naman ang alien na si Zobit. Nandito pa rin tayo kay AG Bike Shop sa 680 Dalupan Street, Sampaloc, Manila. So dumami tayo dito, syempre, para mabike check ito. Ito yung hindi nyo pa alam sa Sunpid. Meron silang Sunpid Lunar. Kung napapansin nyo yung mga pangalan lang ng Sunpid, may Lunar, may Space, mayroong Galaxy, may Universe, may Invincible, mukha ko na ano, no? Extraterrestrial. So bagay talaga sa akin si, ano, si Sunpid. Out of space yung mga pangalan, no? Ngayon, babajik natin si Sunpid Lunar. Ito yung siguro pinaka-budget na kasunod ni Sunpid Triton sa lineup niya ng mga road bike. Kasi si Triton ay nasa 14 to 15K and mas pataas yung presyo ng konti kay Triton. Pero tingin ko, ito yung mas better version ni Triton. Parang ito yung ano niya eh, parang ito yung... Si Triton yung, ano yung tawag doon, yung Asian. Yung minuno, ito yung sumunod siguro sa kanya. So tingnan natin mga alien kung ano yung pyesa ni Sunpid Lunar. Like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay mga alien, ito na yung ating bike check dito sa Sunpid Lunar Eclipse. Hindi, charot lang. Sunpid Lunar. So yung frame nito ay alloy pa rin. Maganda yung geometry talaga ng Sunpid. Ayan, yan talaga yung nagustuhan ko sa Sunpid. Maganda na yung geometry and yung kinis niya. Kita niyo naman dyan, walang bakas ng kahapon dito. Ayan, yung kulay nito nga pa na binabasik natin ay color white, napaka-pogi. And kung hindi ko lang kung makikita, ayan, may parang siyang ano siya, metallic effect. Ayan, may mga glittery pero hindi siya ganun kakintab. Yung head tube, tignan natin. Head tube ay tapered na rin, yan yung S. Yung logo ng Sunpid, yung cable routing, meron sa right side isa, sa left side ay meron din, sa top tube, meron din. So yung top tube na cable niya, ayan yung papunta sa kanyang rim brake dito or caliper. Ito naman sa FDRD, yung nasa down tube niya. Yung down tube nito, manipis-lipis lang din, para siyang pandesal sa umaga, na napit-pit, ayan. So yung Sunpid dito ay kumikinang-kinang pa rin, ayan. May shining and shimmering pa rin dyan. Ito nga pala ay glossy. Ayan, makinis dito. Ilagay natin ang ulam or MBF dito sa kanyang down tube, dalawa. Yung C-tube, meron din. Yung ating FD, ang ginamit ay naka-clamp dito. Clamp type Sensa P. So pag sinabing Sensa P, 10 speed yan, 2x10 yan. Kalangsit naman 50-34, 170mm PR. Asinix, ito rin yung nakita ko doon sa ano, kaya Invincible tsaka kila, ano, kila Universe PR5 Scenic Halotech. Meron lago sa pamata sa mundo nila Eugene dyan. Ayan. So sabi nila maganda na rin yan. Yung sa kanyang chain stay, nandito pa rin yung Lunar. Angas. Yung chain, tignan natin. Parang stock lang siya. Parang hindi siya KMC. Tignan ko ha. Ayan yung chain niya. Hindi ko lang kung kita. So 10 speed yung chain. Yung RD naman ay Sensa P. Ayan. 2x10 speed yan. Bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed na ginamit dito ay 11, 28 teeth. Ayan. So, 10 speed. Ito lang yata yung bike ni Sunpid na naka-Sensa P. Na unang-unang na bike check natin. Yung iba kasi naka-ano lang eh. Naka-reflex, mga ganun. Si Triton. Yung ups naman ito, alloy, si bearing. Ano, wala nga lang siyang band dyan. Pili ko naman ANV. Yung mga ganito. Yung kanyang spokes naman, ito ay 4, 8, 12, 16, 20, 24. So, 24 yung spokes, double wall alloy rin, ANV. Ayan, ANV din yung ginamit dito. Ito yung brake line para sa rim brake niya. Ayan. So, yung gulong nito ay nakapresta na rin, NCST ZAR 700x25C. Ayan, di ko lang alam kung magpo-focus, ayaw niya mag-focus. Ayan, yung 25C, mapapahiya tayo. Ayan, ayaw niya mag-focus. Basta 700x25C, yung kanyang rim brake dito ay Z-Star. Ayan, oh, ito yung okay na, ano, na rim brake. Itulog kay Triton. Yung iba kasi walang brand eh. So Z-Star yung ginamit dito. Sa likod naman, kitang-kita naman yung quick release dito. So kung may bala kayong mag... Gawing disc brake to, wala. Mabibigaw lang kayo. Ayan, wala si doon. So, ito si Sunpid Lunar ay pang rind brake lang talaga siya. Seat post naman alloy and 350 yung sukat niyan.
and 27.2. And madamot, hindi pa pera ng seat post dito. Ito yung kanyang pedals na ball bearing pa. Dalawa yung adjustment upuan. Yung upuan niya, tingnan natin. Zeus. Ayan, Zeus na yung kanyang upuan dito. Yung fork naman ito ay alloy na rin. So, alloy yung fork, alloy yung frame, alloy yung seat post. Kita-kita yung sunpid dyan. So, para siyang patusok yung style nito. Yung harap, parehas lang, double wall alloy rim, habay alloy, seal bearing. Ayan, naka-presta pa rin, 700 by 25 si din yung ginamit. Meron siyang barrel adjustment dito. Ito yung kanyang caliper, ring brake, ZSTZR din. ZSTAR. Ayan, kala ko windzip. Yung iba kasi windzip ang nilalagay, pero si ano, ZSTAR. Ayan. Ito naman tayo. Guinea, I think silver na rin yung ganitong Guinea na sunpid. Yung stem, medyo may click-click dito. Pili ko nasa 70 to 80 mm lang yan. Clamping 31.8. And yung kanyang drop bar dito, meron siyang palmarès. Ayan, manipis dito. Hindi siya yung tubular talaga. Makita ka ito na naman dyan. Yung grips, ay yung kanyang ano dito, ay malambot na yun, oh. Parang stock lang din ng ano ko. Nung kay Beta Hackmon ko. Ayan. Yung Brifter, Senza P. So, Senza P ay 2x10 speed. Pagkakaw nagkakamali, ito talaga yung unang-unang sunpig na bisikleta na nabaycheck natin na naka Senza P 2x10 speed. Grand Fondo yata, or Tosican Fondo, yung nabaycheck ko na naka Senza P na naka 2x10 speed. And sumunod na yata ito, si sunpig Lunar. Asin sa pa yung FDRD, naka Zenix 50-34, Halotech, and karamihan na part sa kanya ay alloy na, naka caliper. Yung timbang nito nasa 10 kg lang to. Yung ganyan, nasa 10.2, 10.5 kanya ako nagkakamali. Compare mo sa mga naka-rim brake, kung naka-rim brake to, malamang sumarap pa paano ito ng mga 11 or 12 kilo. Pero since karamihan na part sa kanya ay alloy and the seal bearing, nasa 10.2 to 10.5 kilogram lang yung timbang ni Sunpid Lunar. So magkano nga ba to dito kay AG Bike Shop? Ang presyo nito ay yung size nga pala, bago natin makalimutan, yung minamagic nga pala natin ay small. So mayroon daw to dito, small, medium, large, and XL. Sa kulay, madami din klaseng kulay. So kung natipan nyo to, kontakan nyo dito si Bossing AG Bike Shop. Ayan yung number nila, yung kanilang address and Facebook page, dyan kayo magtanong sa mga details, no? So, ayan, mga Ellen, ang presyo nga pa nila ito ay tumataginting na 20,000 pesos. And meron nga pala yan, mga Ellen, ha? Meron nga pala yan dito na frame lang. Frame set pala. Ayan. Itong frame set niya kulay pula.